Atin pong tatalakayin kung ano ang kahulugan ng bagay na talata na atin pong binasa last Sunday. Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong kalaki ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab, ang babaeng bayaran, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ganiwa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya kung ating po titignan na dahil sa gawa po ni Abraham at dahil po sa gawa ni Rahab, ang ating pong nabasa ay sila ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang ginawa. Okay? But when we see the nature of the word, yung kalikasan ng kanyang mga salita, at ang salita ay ang ating Panginoon, ang kalikasan niya ay Diyos na mapagmahal, at ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. That is the nature of our Lord. Yun ang kanyang kalikasan. Nagmamahal siya na walang kondisyon. Right? Dahil yun ang kanyang kalikasan, magmahal. Kahit hindi ka magmahal sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Right? At yung nabanggit nga po natin, ang kanyang mga salita, ito ay covenant. Ito ay isang agreement. Kagaya ng kontrata, ito rin ay agreement. Pero ang covenant, na isa rin agreement, pero ang pagkakaiba nito sa kontrata ay isa lang ang nangako. So kahit ang isang pinangakoa na hindi tutupad, ang isang covenant, gagawin at gagawin pa rin niya kung ano ang kanyang pinangako. Kaya ang mga salita ng Diyos hindi sinungaling. Ang kanyang mga salita ay it will endure forever. Ito ay magkakaroon ng katuparan kung ano ang kanyang sinabi. That is the word of God and that is the nature of God. Amen po ba? Alright? So, bilang tayo man ang siyang pinanakuha ng Diyos, meron naman tayong will. Hindi niya ipipilit kung anong kanyang ipinangako kung ayaw ng tao. Pero ang lahat ng kanyang ipinangako, ito'y magkakaroon ng katuparan kung ang tao ay kanyang tatanggapin at pananaligan ang lahat ang ipinangako ng Diyos na walang kondisyon. Amen po ba? So,
Hindi. Kaya po, hindi ibig sabihin na kapag hindi nangyayari ang pangako ng Diyos, ay ayaw ng Diyos. Hindi po. Gusto ng Diyos. Pero dadaloy lamang ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, ang buhay ng Diyos sa tao kung nanaisin niya ito because faith access grace. Dahil ang authority and dominion and rulership ay nasa tao sa mundo nito. Hindi katulad ng lumilikha ng Diyos ang mundo na wala pa yung pagbibigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa mundo nito. God has a direct access sa world. Pero kung ibinigay ng Diyos ang authority na nasa Kanya, ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan na nasa Kanya mag-rule sa mundo ito na nasa kay Jesus o nasa Diyos na nasa Kanya, ito ay pinagkatiwala niya. Ito ay pinagkatiwala niya sa tao. So, it is our choice. Kaya nasabi nga ng Deuteronomy na kung saan binigyan tayo ng Diyos na kalayaan na pumili. Alright? At ang kalayaan na yan na pagpili ay nasa ating pong kapasyahan at kung pinasya natin ang buhay at hindi ang kamatayan ang pagkahiwalay sa Diyos. Alright? Ito ay kailangan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Because God works through His Word. Amen. Ang sistema ng Diyos, ang sistema ng kanyang kaharian, ay ito ay merong dapat binhing may hasik. Dahil ang binhing ay hasik ay doon lamang uusbo ang buhay na nandoon na sa kanyang mga binhi at yan ay ang kanyang mga salita. Alright? So hindi po galing sa langit at ito yung bigla na lamang mangyayari. Kailangan ito ay dadaan sa ating mga puso dahil ang lupa ay kailangan para sa isang bini. Dahil ang lupa ang nagpapabuhay nito at nagpapabungkal sa bini. Amen po ba? That is our part. It is only a decision, it is only a choice. And it must be through His Word. Hindi sa sistema ng tao, hindi sa sistema ng mundo. Pwede tayong mabuhay sa sistema ng tao, sa sistema ng mundo. Kung ano ang lakaran sa mundo ito, ay pwede tayong mabuhay ito. But don't expect that you will experience the light of God in your life. Amen? Dahil kung ano ang tinanim, ang siyang aanihin. So, huwag tayong umasa dahil tayo ay kumikilos ayon sa sistema ng mundo na tayo nabubuhay lamang sa tinapay. Subalit ang sabi ng Bible, hindi ka lang dapat nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawin sa bibig ng Diyos. Amen po ba? So, you will experience, mararanasan mo kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita. Kaya po sa ating kung nabasa ngayon na kung bakit siya kinulugdan ng Diyos sa kanyang mga gawa, dahil ang gawa ng isang tao may kaugnayan sa Diyos, no? Ay kanya lamang nagagawa yun dahil sa pag-ibig, kabutihan, at pagpapala ng kanyang kaugnayan at yan ang ating Panginoon. Hindi lang mahirap gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ng mga Kristiyano, mahirap gawin ang kalooban ng Diyos. Mahirap matarok ang plano ng Diyos. Hindi po mahirap. Imposible. It is impossible. Amen? Hindi lang mahirap. Imposible na magawa mo ang kalooban ng Diyos. Without His power, without His love, without His goodness. Amen po ba? Hindi yung kayang gawin. Nakatulad po ni Abraham na kanyang inialay ang kanyang natatanging minamahal na anak. Na sa kanyang sarili lamang
ay hindi niya kaya gawin yun. Ito'y anak na tatangi at kayamanan sa panahon nila ang isang anak. Alright? Kung paano ang ari-arian, material na bagay sa mundo ito ay nagiging mahalaga at umisan ay pinamibigay na lamang ang anak para lamang mabuhay at pinapalit ay ang pera. Subalit sa panahon po ni Abraham, ang pinakakayamanan ng tao noon ay anak. Kaya nilalaman na gumabunggo si Ana nung siya ay wala na. So mahalaga, kayamanan ng mga anak noon, hindi gaanong ganong kahalaga kung paano natin pinapahalaga ang anak na yun. Alam ko mahalaga ang ating anak, subalit dahil sa sistema ng mundo, nagiging iba na ang pananaw ng tao. So my dear brothers and sisters, it is impossible for Abraham to offer his child, the only child, the Isaac. Kaya po mga kapatid, nagawa lang ni Abraham yun dahil he is a friend of God. Amen po ba? Siya'y kinalugdan ng Diyos na kanyang mga gawa. Bakit? Kasi siya ay kaibigan ng Diyos. Ibig sabihin ang kaibigan po dito, it is an intimacy and a connection. Right? Ito ay malapitan. Alam ni Abraham kung sino at ano ang Diyos niya. Kaya nga sa Hebrew chapter 11, nakita ni Abraham, Genesis chapter 15, na kapag inialay niya si Isaac, nakita niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay at hindi pumapatay ang Diyos niya. So yun ang nagtulak sa kanya. Amen? Na God provide light. Hindi siya nag-uutos na gawin ang kalooban niya without providing. Nandiyan mo ba tayo? Bago niya pagkagawa, nagpo-provide mo na siya. Bago niya pagkagawa, i-empower ka niya. Hindi yung gagawa ka muna at ang Diyos ay magkakalog sa'yo. No, 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 no. That's why Abraham is a man of faith. Amen? Abraham is a friend of God, meaning he has intimacy, closeness, alam niya. Kaya hindi siya nag-struggle nung sabihin ng Diyos, iandong mo, hindi siya nakipag-bargain kay Lord. Hindi siya nakipag-bargain kay God. Alam niya ang kalooban ng kanyang Diyos. Amen? Alam niya, kilala niya kung sino ang Diyos. Kaya niya nagawa ang bagay ito. That is in Genesis chapter 22. Nung siya'y tawagin prayer of God na sa ibang mga libro, pero sa Genesis chapter 15, verse 6, dahil sa pananampalataya ni Abraham, he became righteous and he was counted righteous in the sight of God. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, dahil sa paniniwala ni Abraham, siya'y kinalugdan ng Diyos at siya'y kinilalang bilang matuwid. After 34 years, listen, after 34 years, doon pa lang niya inihandog si Isaac. Alright? Kaya mo mga kapatid, ang sinasabi ni Santiago, ang tunay na may pananampalataya sa Diyos, na ito ay ganap na pananampalataya, ito ay may kalapit na gawa. Kaya kinilugdan siya ng Diyos, hindi dahil sa kanyang gawa, kundi merong bunga ang kanyang kaugnayan at pagkakilala sa ating Panginoon. Do you understand? Kaya po, balansi po ang salita ng Diyos. Lakip-lakip po ang mga salita ng Panginoon kung alam natin at kilala natin ang mayakda nito. At yan, ang banal espiritu at ang banal espiritu ay pinapatungkol niya patungkol kay Kristo. Amen po ba? Alright? Kaya po, hindi dapat natin gayahin. Alam, bigay mo yung the best. Katulad ni Abraham, binigay niyo yung the best. Kaya dito po binabanggit na ang salita ng Panginoon is a word of God, is light. But if we use the word of God in a wrong way, it will destroy us. It will kill us. Papatayin ka. Kaya ang kutsilyo ay matalas, maganda, at ito'y kagamit-gamit. Pero kung ito ay ginamit mo sa masama,
o hindi nagamit ang gusto ng tama, ikamamatay ng taong yan. Ang konsilyong ito'y pakinabang sa isang tao. Kaya po mga batid, marami sa ating mga anak ng Diyos ay ang ating ginagaya lamang eh kung ano dapat natin gawin. At ang Diyos ang siyang respondent, ang Diyos ang siyang tumutugon. Kapag tayo kumilos, ang Diyos ay tumutugon. So, parang nasasacrifice ang ating sarili. Tayo ay nawawalan. No? Tayo ay nabibigatan. Hindi po, bago po magawa ang kalooban ng Diyos, ikaw muna ay binigyan ng Diyos. Hindi ka gagawa para mabigatan, kundi ginawa mo dahil ikaw ay naluwagan. My yoke is easy and my burden is light. Amen. Kaya po, kapag kilala natin ang ating kaugnayan sa ating Panginoon ang lubusan kung sino siya sa buhay po natin. Amen. Tunay nga pong masaya natin gagawin ang paghahandog. Kaya sabi ni Pablo na hindi napipilitan lamang kundi masaya. Paano mangyayari masaya? Pipilitin mo ang sarili mo, kailangan masaya ako, kailangan masaya ako. Kapag napipilitin, kailangan nakalitin. Kapag dumaan yung labo, so, yun ang ginagaya natin. Kaya i-destroy us. Kaya maraming Kristiyano instead na yumaman, naghirap dahil sa pagbibigay sa church. Hello? Kaya maraming mga mayayaman sa church ay umalis dahil nakaasal lahat ng mga tao. Church sa mga tao mayayaman. Kaya nabibigatan. At natuturoan si ano? Si ano? Pero hindi niya nakikita kung sino siya bilang anak ng Diyos. Kung ano ang binigay ng Diyos sa kanya. Hello? Amen po ba? Kaya kung ano ang binigay ng Diyos para sa atin, na kapag ito'y naunawaan natin at nakikilala natin ang paggawa ng anumang pinakamainan para sa Diyos, hindi ka mabibigatan. Amen? Hindi ka napipilitan. Kundi ito ay bunga lamang na tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Kinikilala natin what was given unto us. Amen? Okay? Kaya po, kung matitignan in verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang isang patuwid. Hindi siya naging binilang bilang patuwid, kundi binilang siya naging patuwid dahil sa kanyang gawa, kundi siya ibinilang ng patuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At itong sinemphasize ni Santiago, amen, na kapag ang isang tao ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, nagiging ganap ang kanyang pananampalataya na ito ay may kalapit na gawa. Kaya po, kung hindi ho nagbabago ang ating palabas sa buhay natin, financial, healing, miracles, alright? Amen? Yung nararamdaman na takot, pag-aalala, nababalisa, no? Tayo ay natodorete sa kataisip kung ano dapat natin gawin. Alright? Ang baguhin natin ay yung pagkakilala natin sa Panginoon. Amen? So, hindi yung palabas at baguhin natin. Kailangan na itong gawin ko, dapat itong gawin ko. That is the world, carnal mind yun. And carnal mind is death. Hindi po towards death. Hindi papunta sa kamatayan, kundi ang carnal, ang natural part from me, you can do nothing. Walang kahilinatnan na kaduluhang ganap na solusyon ang anumang natural way. There is only a temporary solution. But spiritual mind is life and peace.
Amen? Napapayapa ka. Alright? Why? Because your source is Jesus. Your source is the words of God. Ang kanyang mga salita, ang siyang pinanggagalingan ng iyong buhay. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang kung sino ang Panginoon natin, yun ang pinanggagalingan natin. Kaya mga kapatid, amen. Noong inihandog ni Abraham ang kanyang pinakamainam na anak, after 34 years, hindi doon pa lamang itinuring ng Diyos si Abraham na matuwid, kundi sa kanyang pananampalataya. Before 34 years po ang pagitan, itinuring na siya matuwid, hindi nung siya'y naghandog, kundi ang sinasabi na Santiago, nagkaroon ng manifestasyon, nagkaroon ng kaganapan ang pananampalataya ni Abraham nung inihandog niya after 34 years ang kanyang natatawid anak na si Isaac. Amen ba? At hindi ho siya nag-struggle. Ha? Hindi ho siya nag-struggle. Kundi maluwag niya ang ginawa dahil kilala niya, he is a friend of God. Best friend niya, intimate sila. Intimate sila. Kaya po mga kapatid, when we will understand, we will know about God, who He is, kung sino siya, amen? And knowing Him, hindi po ito one time, kaya nga hearing and hearing. Hindi po hear. No, hearing and hearing. And hearing. Faith comment. No? Sa kanyang salita, you focus on Jesus. Kung sino ang ating Diyos. Kaya if you continue in my word, John chapter 8, verse 30 or 31, if you continue, ha? If you abide in me, consistent po yun, continue. Alright? You will bear much fruit, tama? Oh. Alright? You will be my disciples, John chapter 8. Disciples, a learner. Hindi ibig sabihin na, nalaman mo ngayon na hindi bukas, alam mo na lahat, at alam mo ang lahat patungkol sa Diyos. Hindi po. That is what we call commitment, consistency in the Word. Meditate the Word of God day and night. Alalahanin mo lagi ang mga salita ng Panginoon sa buhay mo kung sino siya. Alright? Amen? And you will know the truth at malalaman mo ang katotohanan. Alright? At ang katotohanan is Jesus, I am the way, the truth, and the life. If you have the Son, you have the truth. If you have the Son, you have life. Alright? Amen. Amen. Oh. And the truth will set you free. So my dear brothers and sisters, listen carefully. Kapag we have 5 senses, tama? Yan ibinigay ng Diyos, 5 senses. So, kailangan natin ang 5 senses. Dahil kailangan natin alam kung kailangan natin alam-alaman na malamig ba kayo o hindi. Alright? Taste, masarap ba yung kinakain mo o hindi? Kailangan mo ng emotion, right? Kailangan mong maramdaman, no? Na nagagalit ka, hindi nagagalit sa tao, hindi ibinigay ng Diyos ang emotion para magalit ka sa Diablo. Ang galit ay sa Diablo. Hello? Hindi gagamitin ang galit para sa asawa mo at sa anak mo. Amen? Hello? Hindi binigyan ako ng galit ng Diyos. Hindi po. Ang galit ay para sa Diablo. So, God gave us emotion. God gave us that emotion so that we can feel that tayo ay malungkot ba o sad. Isa na pala yun. Nakikinig kayo. Thank you. Alright? So, it guides us. Nag-guide po tayo at aware po tayo doon. At hindi na tayo kailangan mag-pray. Na kapag sinabi, masarap ang luto ko, hindi. Sadali, mag-pray muna ako. Lord, masarap po ba, Lord? Inuto ko ng asawa na lang po. Masarap po ba, Lord? No, you know it already. Amen. Alam mo na, bumalamig ka, o may higit ka. No? Alright? Na kahit mainit, ay magja-jacket ka dahil yun ang tiis. Guwapo.
my dear brothers and sisters, aware tayo lahat, attached po tayo. Okay, kapag inawaran na dito, so you feel that you are comforted. Hindi mo na kailangan kinukumport ko ba ang Lord o hindi? Inisunto ba ako o hindi? You know it already. Aware ka. Attached ka doon. That is the flesh. You understand? Amen. Ngayon, bakit hindi kita awakan, hindi kita akwayan, as a sign of my comfort, as a sign of my being a friend, sinyales na ako ay nagko-comfort o kaya ay kaibigan mo ako. Kung sasabihin mo lang, mahal kita. Tutulungan kita. Kahit hindi kita awakan, because you have the emotion, you are aware that somebody cares for me. Mayroong mga taong nagkumakalinya sa akin. And then you are empowered, you nasasiyahan ka sa kabighatan mo. Ama? At hindi mo na ipag-pray, Lord, kalooban mo po ba? Na ako'y comfort, kalooban niyo po ba? You know it already. Magtatrabaho tayo bukas. Hindi ka na sasabi, Lord, magtatrabaho po ba bukas? Magbibusiness po ba bukas? You know it already. Hello? Are you me? Amen. But then, we are not only living on the three, two parts. Hindi ka lang kaluluwa, hindi ka lang bless. Are you me? Yes. But sometimes, again, kadalasan, doon tayo aware, attached tayo doon. Sa malungkot tayo, sa masaya tayo, amen? Na nakakaramdam tayo ng ginhawa, nakakaramdam tayo ng lamig. But we have spirit. Do you have now a new life? Yeah. Are you with me? Yeah. Hindi tayo attached doon. Yung bagong buhay na binigay ng Diyos. At pilit pa natin tinatanong ni Lord, dito ba yung will mo, Lord? Hindi na dapat. Amen. Hindi na dapat. Why? Because the life of God, the righteousness, the holiness, the plan of God, the fruit of the Holy Spirit, joy, love, peace, faith, gentleness, is already in your spirit. Nasa spirit mo na ang buhay ni Jesus. Ang plan ng Panginoon, nasa iyo na. Amen. Hello? Ang kailangan mo lang ay maging attached ka doon. The voice of God, my sheep knows my voice. Kailangan ka maging attached doon bagong buhay mo. You have now a relationship with Jesus. At maging attached ka lamang sa spiritual. Worship God in spirit and in truth through His Word. Kung anong binabanggit ng kanyang mga salita, and they are spirit and they are life. Amen. Ito'y salamin ng ating kaluluwa o ng ating espiritu ang kanyang mga salita. Okay? Amen po ba? Kaya nga Jesus grew in wisdom. Kailangan niya matutong magsalita ng Hebreo. Kailangan niya matutong lumakad bilang isang tao. But he did not only grew in wisdom, but he grew in the favor of God. Kinilala rin niya na siya'y anak ng Diyos. Amen. Siya'y tao. Amen. At kailangan niya malaman na siya'y anak ng Diyos. Kaya sinong itinukso ng Diablo si Jesus, ang sabi niya, if you are the Son of God. Alright? Kung ikaw talaga ay anak ng Diyos. So, ang i-claim ng o ilalagay ng Diablo sa kanyang isipan ay yung doubt na siya ay anak ng Diyos. Katulad din kay Adam at Eve. No? Ayaw kayo ng Diyos na maging Diyos na katulad niya. Pero totoo, siya ay Diyos na sila sa mundo ito. They are a small g. In the created
The human being on his own image. God can create. Di ba? Pwede tayo mag-create. Hindi lang katulad ng pagka-create ng Diyos. But ganun. Ayaw ng Diyos na maging Diyos ngayon, pero ang totoo, sila'y Diyos na. Kaya sinasabi ni Diablo kay Jesus, kung ikaw ay alam ng Diyos. Siya alam ng Diyos. It is written. Amen? Na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Hindi niya kailangan i-prove na siya alam ng Diyos dahil siya alam ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi na kailangan natin i-prove na tayo alam ng Diyos because the Spirit bear witness. And we are aware. Pero nawala yung awareness natin in our spirit. Kasi namumos tayo kung paano tayo magpapatuloy bilang anak ng Diyos sa mga bagay, sa mundo ito. Hindi po. Kailangan natin ang mundo dahil tayo flesh. Pero, hindi lang tayo flesh, but we are a spiritual being. You are born in the spirit. At hindi kailangan i-fix natin ang buhay natin. Listen, hindi ka gagawa. Marami sa atin gagawa tayo para ayusin ang buhay. Hindi dapat. Kailangan ipamuhay ang bagong buhay na nasa iyo. At yon ang aayos sa pang-araw-araw ng ating buhay. Yung bagong buhay na siyang tinanggap mo kay Jesus at yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos that you will be attached who you are in the Spirit. Who you are as a child of God. Amen. Aware ka, you have pain. That is flesh. Hindi natin mali-deny yun. But do not deny that you are strong, you are healed. At yan ay kailangan po ng continuous abiding in the Word of God, abiding. At yan ang sabi na ng Bible, the lamb unto my feet. Lamb, look unto Jesus. Ano makikita ng Diyos? It is in your heart. Through your soul, to your mind, through His Word, the physical manifestation of Jesus. Kapag nakilala natin sa pamamagitan ng Kanyang salita, you will see Jesus in your heart. And you will be attached, you will be aware. Kaya nga, love the Lord with all your heart. With all your mind, with all your soul. Amen? Hindi ka lang aware sa physical. Hindi ka lang aware sa natural. Kung paano si Jesus, He grew in the natural, but He grew in the favor of God. Kung sino siya na siya'y anak ng Diyos. Amen po ba? At nagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay dahil aware siya sa kalooban ng Kanyang Ama through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya po, hindi po ipinapanalangin pa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kundi kailangan natin alamin, for I know the plans for you. Amen. Plans to prosper you. Wala nang question po yun. Kaya na, intimacy and embraces. Kaya po, kapag nakikita po natin ang ating sarili kung sino tayo sa Panginoon, ang anumang kailangan natin, we have limitations, fear, worries. Nag-worry ka, Pastor? Yes! May takot ka, Pastor? Yes! Di ba sa akin na born in the Spirit, in my soul? I need the Word of God. Nagkakasalit ka pa? Yes! Nagkakamali ka pa? Yes! Nagkakamali po. Do I have insecurity? Yes! Amen? Ay, magandang lalaki ako, may insecurity ako. Hindi mo ba? Wala akong insecurity ko. Hello?
Oh, kasi hindi po na-born again ng soul. Amen? Hindi na-born again ng eyes. Ang nakikita niya, puro masasama. Narinig niya. Hindi born again ng tenga. You understand? Oh. May problema. Oh. Ay lahat, may problema kung may problema. Oh. Di ba? But the word of God, it will guide you. It will be the lamp unto my feet. My son, no? Give attention to my words. Attention. Attention. Ano ba lang, pastor? Attention. Okay? At marahimik yan. Dahil may ibang iniisip. Attention meaning, you focus in your heart. Amen. Kahit magulo. If you have attention, you can heal. Diyo ba? Oh. Kapag nandun ang puso mo, kahit mahingay ang paligid natin, hindi nakasalaray ang tinig ng Diyos. Kapag tahimik, narinig mo ang Diyos kapag tahimik. Kapag walang mahingay, narinig mo ang Diyos. No. Kahit tahimik, wala ang atensyon ng iyong puso, hindi mo marinig ang Diyos. Focusing in your heart. Who you are. Meditating, focusing is to His Word. And if you know His Word, you see Jesus. You will be attached, aware sa kanyang kung sino ka at anong bubagong buhay na siya tinanggap ko sa Amen. Kaya praise God sa mga regalo. Salamat. Papuri. Kaya nga kung hindi ako aware sa Word of God na kung saan ay hindi nadidivide who I am the Spirit that God gave me the wisdom, God gave me the power. Kung aware lang ako sa flesh at sa aking emotion, magmamalaki ako. Amen po ba? But because of the Word of God guides me. It is not you. Amen? You are not the light. Jesus is the light. Hindi dahil sa galing mo. Kaya, dati, by gesture, ay, sa tingin mo, ay, pumili ko pa sa kayo. By gesture, kung nalang mabuhay. But now, you have the confidence. I thank you. Di ba? Kasi, alam mo, that it is the power of God. You boss, sabi ng Bible. Ipagmalaki mo ang kapangyarihan. Ipagmalaki mo ang Diyos. Hindi pwede magmalaki ka sa ang Diyos. Pinagmamalaki mo din ito na, alam po ang Diyos. That is flesh. I'm a Christian. Oh, you must be proud. Yun ang mangyayari. It gives you the confidence and bonus. Why? Because you understand. Naunawaan mo ang bagong buhay na siyang tinanggap mo, nakikita mo sa puso mo. That's why now to my feet, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Okay? Tingnan natin ang 2 Corinthians. Tingnan niyo po. Okay? Nagiging ganap. Ha? Kaya kung wala ang Espiritu, ang katawan ay patay. So, faith alone will save you. Right? Faith alone will save you. Because by grace, through faith. Amen? Ang grace, ang unconditional love, goodness of God, okay? Existing po yan. Pero, nagiging walang halaga ang grace na nandyan na ang kabutihan ng pagpapala ng Diyos kung walang faith. Kaya kalakip ang dalawa naman dyan. Grace and faith. Kung puro naman faith, walang grace, walang pwede ang faith. Nandiyan po tayo. Hindi dahil sa iyo, kikilos ang Diyos. So, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, yung
kalikasan ng Diyos na siya'y mapagmahal, tapat na walang kondisyon, biyaya, ibig sabihin ng biyaya, hindi ka karapat dapat, pero ibinigay ng Diyos. And you access that through faith, and that faith come through the Word of God. Amen po ba? Alright? Pero ang faith, cannot stand alone, yung sinasabi ni Santiago, nagiging ganap ang faith, na talagang, ang biyaya ng Diyos na walang pakundang ang ibinibigay niya sa iyo, ang kanyang pag-ibig, ang pagmamahal, ang lahat ng kailangan mo, God already provided. At kung talagang faith mo, nakikita mo si Jesus, at yun ang nagklaro, siya ang provider mo, siya ang source of that is the way, the truth, and the life. And then, faith will not stand alone, kundi gagawa siya. Kaya kung hindi natin naibibigay ang the best natin at tayo nahihirapan pa, you see flesh, you see natural, you don't see Jesus. Hello? At hindi ko sinasabing gawin nyo, kundi ang sinasabi ko ay kilalanin natin ang Panginoon. At ang pagbibigay ay dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. At hindi ka pinagpala dahil sa material. Pinagpala ka dahil sa iyong ugnayan sa Diyos. Hindi kailangan ng bata na kailangan siyang may pondo para bukas. Kailangan yung pagkain binigay ng Panginoon o ng magulang niya, kailangan sobra para bukas. Pero tayo mga Kristiyano, kailangan para sa masabi natin, bless tayo, kailangan sobra-sobra ang ibibigay ng Diyos. Where is your pleasure is, there is your heart. Kung nasaan ang puso mo, nandoon ang kayamanan. Kaya kapag umalis ang pitaka mo, nalulungkot ka. Kasi nandoon yung puso mo, nasa pitaka. Hello? Nasa sweldo mo, nasa negosyo mo. Kapag nangyayon nangyari sa negosyo, lungkot ka. Why? Because that is your heart. Or, kaya kapag kinuha ko yung pitaka mo, dala ko yung puso mo. Hello? Kaya kapag nagbigay ka, dala yung puso ng lapang mo. Lalo mo kapag malaki. Naku, baka ka dala, naku, baka ka dala. Ano? Ha? Sa tayo, dadali. Tapos sasalanin na naman ba yung jacket ni Pastor? Bigyan ka jacket niya! Kasi, nandungan ang puso mo. Bakit? Kasi yun ang kayamanan mo. Kaya pag naibigay mo na, dala-dala mo pa. O dala-dala ng charge. Dala-dala ng treasurer. Dala-dala ng love of bring back sa puso mo. At tinitingnan natin kung saan gagastusin. Hindi na po dapat. Kasi, kaya nagbigay dahil nakita mo kung gaano mabinahal mo. And that makes you satisfied. Hindi yung kapag naibigay mo at nagbigay ako. Ako sa church, kasama ako dyan. Hindi yun ang ating satisfaction. Kaya po, it destroys us. Instead of tayo mag-prosper, nadidestroy. Maraming mga tao, maraming Kristiyano, nadidestroy. At hindi tuloy na nagpapatuloy kasi nabibigatan kesa nagiginawa. That is wrong understanding. Hello? Okay? Kaya, nagbigay muna. And relationship. Kaya ang sabi ng Bible, kung ang magulang dito sa mundo ay marunong magbigay. Yung pakayang amang nasa langit. Sometimes we are aware, at trusted sa mga tao kesa sa Diyos. Why? Because we are not intimate, we are not aware through His Word. If you ask, you see. Ha? Hindi ka na mag-struggle, kailangan. Si Abraham hindi nag-struggle kung siya may aalis o hindi. Alam niya ang kalooban ng Diyos. Hindi siya nag-struggle nung nagbigay po siya ng ikapo. Wala pang batas. Wala pang batas para
magbigay ng kapok. Pero nagawa niya, because of his relationship. Because of his relationship with God. Amen? Yun ang dadala, yun ang tulad. Hindi nag-struggle, kaya na doing the will of God, hindi kailangan mag-struggle. Ang kailangan ay maluwag natin na gagawa ito. Amen po ba? Sa buhay natin, simply because we have intimacy, we are blessed, we are favored by God. Amen po ba? At fight the good fight of faith, sometimes we have double-minded. Amen? Hindi kagad ang pixel may mo, isa may mo. Sabi na Santiago, double-minded. Ipaglaban mo. At hindi mo ipaglaban sa gawa mo. Na kailangan, hindi na ako inom ng gawa. Hindi na ako inom ng gawa. Hindi mo. Hindi mo pag-inom ng gawa. Ikaw ay gagaling. Ikaw ay gagaling dahil sa faith mo. Hindi dahil sa gawa mo. Kaya yung pong 12 taon na nagdumutubo, nagpa-doktor ko yun. Hindi sinabi na Diyos, nagpa-doktor ka kasi. Hindi. Dahil sa kanyang nakita. Hindi dahil sa kanyang pag-ipo. Doon siya nagaling gumaling, kundi dahil sa kanyang pananampalataya, sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya. Hindi niya, dahil sa iyong pag-ipo. Dahil nabasa ka ng Bible, kasi nag-attend ka, huwag mo yung gayahin yun. Ang gayahin mo, ay makita mo si Jesus katulad na gagawin 2 taon. Nagbubulo. Ang kanyang anak, ang alibugang anak, nakita niya ang mabait ang kanyang ama, kaya siya bumalik. Kaya makita mo si Jesus. Alright? Okay. Nandiyo ba tayo? Palakpan tayo ng Ginoo. Okay. Second, first Peter. First Corinthians. Chapter 2. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mga mata. Nung mata, o narinig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ha? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mula sa Diyos. Ngunit, yun ang, ngunit, dapat po at sumalit, inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. The Spirit bear witness that you are a child of God. It is in your spirit that tells in your spirit. Ang Espiritu ng Diyos na sinasabi sa iyong Espiritu at ang Espiritu mo ay bahagi ng iyong pagkatao. Yun ang nagtulak sa iyo. At bakit nangyari yun? Dahil sa kanyang mga salita. Kaya tayo ay masaya noon nung tayo born again, bago born again. Inagam natin, naramdaman natin na tayo anak ng Diyos. We are born given. Alam mo, napakaganda pakiramdam na tayo malinis na sa harapan ng Diyos. At yun ang nagtulak sa atin. Kung bakit natin nagawa na dati hindi nag-a-attend, ha? Hindi dahil sa pag-a-attend mo, kaya alam ng Diyos. Kundi nagawa mo, hindi nag-a-attend. Na dati awkward ka. Hindi mo nagawa ang mga bagay niya, pero nagawa mo dahil because of the Spirit that gave them to you. Ang tulak sa iyo, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Yun ang nagtulak sa atin. Kaya kailangan po tayo magpatuloy. If you start in faith, you must continue in faith, and that is the word of God in your life. Kaya hindi struggle to find the will of God. Amen. Kung ano ang kalooban ng Diyos para sa'yo, ano dapat mong gawin? Hindi po. Kundi alam mo na hindi tayo sumusuntok sa hangin. Alam mo, hindi kailanman nagpapabaya sa mga pangako ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9. Na akala ng iba ay ang Diyos ay nagpapabaya. Ang mga disciples, sabi ng mga disciples sa Panginoon, you don't care, man. There is a storm. There is a strong wind. You are sleeping. Lord? Ganun ka ng Lord? God cares for us. Amen? Oh. Hindi po kailangan na sabihin natin.
kailangan na po ay malaman natin, He knows. Oh, what's your name? Bago ka pa kailangan. Amen. Bago ka pa yung pinanganak, He has already a plan for you, a destiny for you in your life. Alright? Amen? Okay? O, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu, ganun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin na hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Sige, verse 13. Kaya nga, kami nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga pinananahanan ng Espiritu. Sapagkat ang tao hindi pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay espiritual ay maunawaan lamang sa parang espiritual. Sinisiyasat ng taong pinananahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay. Ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Tignan mo sa English version yung 216. Alright? 216, English version. Okay? For we have known the mind of the Lord that He might instruct Him, but we have the mind of Christ. So you have the mind of Christ in your spirit. Right? Kaya po mga kapatid, ang pinapangaral natin dito yung spiritual at ang salita ng Panginoon, hindi po makamundong bagay o yung sa tagal na yan, karunungan mula sa mundo. Kailangan din po natin yun. Pero, dito sa pagtitipon po natin dito. Sabi nga ng John chapter 63, physical prophet natin. The words that I speak to you, they are light and they are spirit. Hindi natin kinabag. Kaya po hindi po, ay, mabait ka. Mabait ka. Hindi ka mabait. Nagbigay ka, hindi ka nagbigay. Ang sipag mo, gawin mo ito. At yun ay napapreskuhan ang ating carnal mind at napapabayaan ang ating spiritual status. Kaya po, nandito po tayo, ang kinag-usapan natin ay mga bagay na spiritual at ito'y patungkol sa layunin ng Diyos. Na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga. Di ba naisip? Yan ang inihanda ng Diyos para sa ito. Amin ko ba? Nawin ba na-touch ka doon kung sino ka at mangibabaw sa iyo kung ang bagong buhay na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Ay, nalangin natin ang Diyos. Maraming salamat.